Kaya po mga katribya po, yung panghuhuli po ng tour dyan, ha? Napakarami po dito. Yan ang masarap po na ulam. Yan ang kinain. Ito dyan, gano'ng karami yan. Yan, nakapanghuli sila ng tulya sa ilog. Ay mga katabi, meron po tayong bisita po ngayon, ating farmers. Ay, kumusta na po? Saan po kayo galing, ate? Ganun. Sa Quezon City. Ah, po. Ah, sige po. Si Mr. po ninyo, kasama po din niyo. Ayun po yung langka po natin. Opo. Ah. Yun ang imported na langka. Kasama po pala ninyo yung anak po ninyo. Nagbebenta din kayo ng ganyan? Opo, meron po tayo niyan. Ito yung mga pampun natin na si pula. Ito po yung tatay ko. Ito yung ko natin, Calamansi King. Aha! Siya po yung original ako ng kakalamansi. Punin ko lang po kayo ng... Kasi ano kami, sa MDRT kami. Ah, Doña Tri. Remedios. Sa bago pa lang kami. Ay, kagagari ko lang po di kahapon doon. Sa Doña Remedios, opo. Ah, doon kami sa ano, yung Bayabas. Binili namin doon palang 2 years pa lang. Ah, 2 years pa lang po niya nabili po yung lupa. Oo, nabili namin. Pero may kanamansi na siya. Ah. Kami naman, ano, gusto namin... Ilang taon na po yung kalamansi na nabili niya? Ang sabi nila sa akin, mga 5. 5 taon. Gano'n na po siya katataas? Mataas. Mataas na. Opo. Napag-aanihan na raw po kaya nila. Sabi niya, nakapag-aanihan na daw. Doon. Oo. Pero hindi naman continuous yung alaga. Yun lang yung naging problema kasi nung nabili namin parang napabayaan. Kasi medyo madilaw na itsura at saka yung dahon. Napabayaan niya po, lalo po itong taginit. Kaya yun ang kuhan niya. Actually, nabutan niya yung lockdown nung last year tapos nung nag-Ulysses, tamaan din ulit. Ilang puno po daw yung nabili niyo na yun? Sabi nila mga nasa 1,000 yata. Mahigit. Ah, isang kulang po, isang hektarya yun. Ano po ang kaya sukat? 3 meter kaya? 4 meter? Hindi ko naman masyadong na. Pero yung gaano po kalawak po yung nabili nyo doon? May 1 hektarya? 3 hektarya. Napuno ng kalamansi yun? Hindi naman. Hindi naman lahat. May area na hindi. Pero dito sa harapan yun. Yun po. Tinanay mo na kalamansi. Malawang po yun. Mayroon po ba kayong dalang picture noong kaninyong kalamansi? Wala. Na picture mo ninyo. Tingnan niya po natin. Ganun po kasi yung kuna, yung mga doktor eh. Tinitingnan muna natin yung itsura ng kalamansi. Ano yung pwede natin lapatang kuna dyan. Kaya kung mayroon doktor po sa hayop, may doktor sa tao, eh tatay ko naman, doktor po sa kalamansi yan. Sa pagdating sa kalamansi eh. Ay, yung apo. Kaya yung mga kuna natin eh, para malaman natin kung anong magiging kuna natin siya. May tutulong. Mami, alis kami, kaya parang sabi, sinamin na lang. Ayoko, mas maganda rin niya para makakunari pa yung mga bata sa farming. Ayoko mm-hmm. Okay naman yun. Si nanay po yun. Yun yung nanay ko. Ayoko na po siya. Sama rin din sa vlog din niya pag yung nanay ko. Ayan, maganda sa akin yun, sa experience din sa kalamansi. Siya naman yung manager. Si tatay naman yung pinakako sa kalamansi. Kami naman yung mga anak. Yung mga natututunan ko na pagbablog sa kalamansi, eh tatay ko naman ang nagpakuan sa akin niya. Mm-hmm. Kaya sila yung mga original na una ng kalamansi rito. Eh, sisirain nyo. Mm-hmm. Ngayon ako malilit pa siya. Kaya alam nyo, di may matitira yung konti. May magagamit kayo sa pangailangan ninyo. Mm-hmm. Ngayon, pagka malalaki na, limbawa, mga 1 year na, pwede na kayo mag-alaga. No? Meron na kayong marami-raming abono na ilalagay. 1 year yun, mga ganyan nakatataas yun. Mm-hmm. Kaya pwede na nyo gamitan ng abono yun, tsaka ng spray.
Mahalagaan, mag-umpisa na kayo mag-alagaan. Pagka buman, napansin ninyo yung bulaklak niya, yung butlig pa lang, mag-umpisa na kayo mag-alagaan. Batanghito ang tawagin sa amin dyan. Starting na yun. Mag-umpisa na kayo, no? Minsan sa buwan, ay isang linggo. Ngayon, pagbuka na, pwede niyong gawin yung dalawang beses isang linggo. Pag-spray. Continue yun, hanggang sa maging buko siya. Ngayon, pagka ang laki niya, sinalaki na ng mga aratilis, pwede na minsan sa linggo. Pwede na weekly yun. Pero, paano yung pag masyado mataas na di ikakat na ipaproning nyo? Patuloy. Sabi nito, hindi kami nagpaproning, ang pinaka-proning namin yung bunga. Kaya sabi ko, kaya niyang mamunga. Para hanggang pinipitas niyo yun. Para niyo pinuproning. Bawat dulo kasi niyan, pag nilabasan ng bunga, pag tunutol mo, magsusupang. Pag nagsupang yan, magkasamahan bulaklak yun. Kumisan, bawat dulo niyan, pangagalingan na isa, kumisan, tatlo, apat, dalawa, ganun. Ang kapalit noon. Pag lumaki yun, eh hahaba ng konti, lalaki, puputulin uli pag pinitas. Susupang uli siya. Tumutuloy sa amin, palapad siya ng palapad. Lalabong siya. Palapad ng palapad siya kalagay niya, hindi siya pagkakatataas. Gano'n na po ba katataas sa inyo? Gaya po ba ng kabila na yun? Yun. Gano'n na po katataas? Ay, huwag na po ninyo proningin. Para may hipo ninyo bunga para siya ay mapigilan yung pagtaas ng kalamansi. Kasi pag yung bunga kasi ang nagpapapigil para huwag tumangkad yung kalamansi ninyo. Pagka kasi ang kalamansi, walang bunga, ang tendency niya, tumayog ng tumayog. Masusunod ang layo ng kalamansi. Gusto ng kalamansi, lalo na kung meron siyang kadikit na langka or mga puno, ay hahabulin yung taas niya. Oo. Kaya kalimbawa, doon sa inyo, meron po kayong kalamansi at meron kayong mangga sa palibot. Eh, hindi naman po masyadong kailangan po yung mangga, alisin ninyo yung mangga. Mas gusto ng kalamansi yung direct sa sunlight. Kasi yun po ang kanyang pinakapagkain. Pansinin ninyo, pagka po nadikit po sa mga puno yung inyong kalamansi, mahina bunga noong puno, noong kalamansi. Kumpara mo doon sa nabibilad sa araw. Sa nabibilad sa araw, ang dami magbunga eh. Bagamat inaalagaan mo yon. Pero bakit pagka nalililiman eh, kukunti bunga? Kasi ayaw niya nung merong lilim. Kaya halimbawa, yun ang kadalasan natin pinapayo doon sa mga magtatanim po sa kabundukan na merong mga puno. Una-una namin pinaalis muna yung mga puno. Pinayayasas namin yung lahat na makukubera ng kalamansi para maging maganda po yung kalamansi nila. Bakit hindi kayo nak-ano? Lemon? Ang lemon po kasi rito, hindi po in. Although, may nabubuhay ang lemon dito sa amin. Kaya lang, mas madaling ibenta ang kalamansi kumpara sa lemon. Ang lemon, hindi ko lala kung all season din ang lemon eh. Pero ang kalamansi kasi all season yan. All season din ang lemon. Oo, all season din ang lemon. Oo, oh, dayak. Pero sa katangian, pare-pares ang katangian yun. Lemon, dayak, tsaka ayak, kalamansi. Ang kaibahan lang ng kalamansi, continue. Marami siyang buyer, marami, hindi mo siya mahirap ibenta kasi ang lemon sa mga prutas-prutas lang mabibili. Sino nakalaga, palagi kayo wala? Sino nakalaga ng kalamansihan nyo? Kami lang din. Ay, tatay ko, nagtutubig pa yan. Talaga? Oo, edad nyo, 68 pa yan. 68 na. Talaga? Papatubig siya, nakatay nyo po yung dinamo na yon. Siya pa nagsasalpak ng kon na yon. Pagka nag-i-spray, at pag nag-i-spray, siya na lang yung naghihila naman ng hose. Oh, pero yung mayoko naman yung nagkukuha, nagpipito. Hindi hawak naman ako ng horse ng mga. Kailangan ko lang, no? Gaya pag ganun ito, mga 1 to 2,000. Ilan tao dapat talaga ang naman? Ang 1,000 kuan, kaya ng 1 tao yan eh, alagaan. Apo, ako imagine nyo po, ito si tatay, ilan ang hawak ninyo? 2,000? No, hindi ko pa binibigay sa kanila yung kanilang mga lupa. Lugar. Ang hawak kong kalang puno kalamansi na sa mga 3,000 plus puno. Mag-isa lang kayo? Ako lang mag-isa. Pero ang gamit ko pa nung una, grass cutter pa. Iniikutan niya yun. Lahat na yun. Tapos ko yun. Una pa, gulok nun eh. Yung pormero, tabas-tabas. Eh, nahinaan ako sa tabas-tabas. Ginamit akong grass cutter. Ngayon, lumitaw ang herbicide.
herbicide ang ginamit ko. Nakakapag-ibot pa ako pagka nag-herbicide. Yung herbicide, yung matang, spray lang yun. Pamatay daw ako tawagin niya. Pamatay ng nandamo siya. Ngayon, ang ginagawa naman na, ginagawa ko naman technique, pagkaala ng tanim yung pagitan ng kalamansi, kasi natatanim kami ng gulay kaya maliliit eh. May pagwala ng tanim. Oo nga, kasi di ba pag nalagay ko ng herbicide, eh di pag meron kayo mga gulay din, Hindi naman po maapekto yan. Huwag niyo patatamaan. Ah, ganun. May technique naman doon. Para ngayon, ang ginagawa ko, pag wala ang tanim ang pagitan, palalaguin ko yung damo. Hmm. Pag malagang malago yung damo, saka ko i-spray yan, lalo tag-araw. Ngayon, pag namatay yung damo, nakatakip siya sa lupa. Matagal matuyo yung lupa. Dinireflect yung init ng lupa, yung sa kalamansi. Eh, pag sa tag-ulan, ilang beses nag-i-spray na? Eh, guys, minsan sa buwan. Isang beses? Isang beses. Kasi pag in-spray mo, halos isang buwan siya malinis, matay. Ngayon, pag may tumutubo ulit. Oo, isang linggo ulit yun. Kaya magang ganyan ang katataas. Oo, katataas. Kirahin mo na ulit siya. Ang bilis siya, di ba? Oo, mabilis siya, matumubo. Sa grass cutter, dalawang beses isang buwan. Oo. Kaya mas mahal ang grass cutter. Kasi kung napoto yun, dalawang linggo lang, matataas na ulit. Mataas na, mabilis din. Oo, mabilis yun. Tsaka tumitigas ang lupa pagka sa grass cutter. Tumitigas ang lupa. Compare mo doon sa ganyan, sa herbicide, dumalambot naman lupa niya, pabor sa kalamansi naman yun. Oh, parang mo siyang ginagambula. Parang ginagambula mo siya, kaya di mo na gamitan ng kasarol. Sabi mo kayo lakalaga, eh, yung mga tagapitas, paano yun? Eh, may grupo naman yung mamimitas. Ayo, gaya ito, yung mamimitas po namin ito, araw-araw namimitas siya. Pagka, conform sa presyo, pagka kalamansi ay mga 1,000, mga 1,000 pa. Per bag ang kanya, 30 kilos. Ba't siyang ganun? Ay, panabawa yan, ganito. Pero ngayon, 125 ngayon dahil mababa ka naman siya. 650. 650. 125. Basta per red bag. Per red bag ang kanya, 30 kilos. Ang isang bag. Kaya pagdating doon sa inyo. Actually kasi siyempre wala kami alam. Mas maganda yun. Parang curious ako kayo, nanonood kami ng YouTube. Nakakita niyo po yung upload ko. Gusto ko na magtanong-tanong muna. Kung tutuloy namin o hindi o paano ni Ma. Parang alam niyo namin Mas maganda po yun. Kasi alam niyo po yung kalamansi. Sa reality, yung isang ektarya ang kalamansi, basta't magandang alagat na pagbungan ninyo, pag jumakpat kayo, dahil pa niya ng 10 ektarya ang palay. O compare niyo doon sa ahay. Kaya palang nakita ko nung palang walang palay dito. Wala, puro po kalamansi po dito. Kasi ang palay, walang jackpot yan. Pag nabaha ka pa, yun ang sawing palay. Pagka malamid ah, back to zero ka ulit. Yun. Ang pinaka-jackpot ng palay, tumaas ng 2. 3 peso. Eh sa kalamansi, nag-100 ng bentahan yan. Umaabot pa ng 2,400 to 5 pa ang isang bag na ganyan. Disyembre, di ba? Tumaas ang kalamansi. Kaya yung kalamansi, may jackpot. Sa palay, walang jackpot. Kaya marami akong subscriber, yung kanilang palay, i-convert ng kalamansi. Tinanong namin, ano po ba yung kwanyo? Instagram Twitter? Exclusive po sa palay lang yan. Ang kalamansi kasi hindi lahat ng lupa ay po pwede. Pagka yung lupa ay stagnant water, hindi po siya pwedeng taniman ng kalamansi. Mamamatay itong siya. Kaya mas gusto niya yung ganyan mga lupa na madali pong natutuyo siya. Para mistis ang buhangin. Mas okay yun. Mas gusto ng kalamansi rin yun. Nakita ko doon sa Doña Trinidad, maganda rin ang lupa rin. Kasi natatam na ng dalanghita. Nakita ko doon puro dalanghita tanim . Kaya ang dalanghita po twice a month at twice a year yata yun o once a year? Once a year lang yan. Once a year, pagkatapos bagsak pa presyo. Para suha yan. Sabi ko, pagkakako nakita nila kako yung kedok na may kalamansi, baka ako yung mga dalanghita rin patayin . Saan yung sinasabi mo yung... Sa Kalawagan, Dr. Abon. Hindi pupunta sa kanya sa pinakataas. Taas yung kanila na yun. May kwenyo na, pasyalan daw yung lugar din nila na yun. Gano'ng kalaki yung farm niya? 6 na ektarya po yun. Pero yung isang ektarya lang muna, tatanaman niya na kalamansi. I-develop niya iba. Bagong tanim lang? Ay, itatanim pa lang. Sa second week pa lang po ng July. Yan ang plano po namin na tatanim. Kami po yung magkukunan, yung kinuha ni Doc. Kaya pagkahalimbawa, papatanim kayo, meron kayong idea.
Kaya sasabihin naman namin sa inyo kung makukuha yung ibang mga taga rito na magtatanim. Mm-hmm. Para at least nun. Kumbawa, kung sakali hindi kami makakuha rito, pwede kayo maghanap dun na malapit sa inyo na pwede nyo upahan. Ganun naman yung idea dyan. Okay din pala yun, no? Opo, kasi, yun po kasing kalamansi, pag yan po ay nagbunga, makakapag-create po kayo dyan ng mga trabador. Mm-hmm. Gaya limbawa niyan, mamimitas. Mm-hmm. Kasi eh, di mo kayang pitasin niyan, lalo ko isang pukita, yung salibo, yung mga kuya yan. Kaya kaangkat kayo ng mga mitas, dun mismo sa tagaroon sa inyo. Doon kayo kukuha siyempre eh. Pagka pupunta ka sa ibang dayo eh, masyado malayo na yun. Kapag kayo sa ano, no, insecticide, kailan nag... Pagka po ganyan bata, hindi po matapang po sa insecticide yan. Mm-hmm. Ang titinan nyo lang po dyan, pagka ang bero kumakain po sa dahon niya, mm-hmm, ay mga simpleng gamot lang. Ito, makakabili naman po kayo niyan. Kumbawa, kung sa nabili ninyo, meron na po ba kayong pring ganyan? Meron na. Oh yeah, pang gamit yan. Ito naman yung ginagamit po sa power spray. Mm-hmm. Pero po, hindi na po yung manuman. Gaya yung sa inyo na yun, power spray po ang ginagamit. Makakabili rin kayo niyan. Meron na rin po ba kayong pring ganon? Ganito, hindi pa ako nag-ano? Yun? Ayun, yung disakbet. Oo. Mas maganda yan kasi sa inyo, 1,000 yun. Yan ang mahalang gamitin nyo. Tsaka ito yung mga ating hose na ginagamit. Ito, mayroon mabibili nito ng isang buo. Nasa 16 meter yata ang higit na. May paggagaya doon sa iyo, mga 1,000 puno yan. Mga 2 hose ang kailangan nyo ng ganyan para maabot. Saan to nabibili? Sa mga kung po, sa bilihan po ng mga makinang ganyan. Doon nyo po, pag meron silang mga ganyan gamit, pati na rin yun. Okay. At nandito po yung ating pump. Doon po ba sa 3 hektare po ninyo eh? Na doon din po sa gilid ng ilog? O bukod-bukod? Hindi, nandun. Isa lang siya. Isa lang din siya. Oo. Pero magkakalayo. Medyo... Magkakalapit lang din. Malapit lang din. Pahaba. Oo. Parang kwadrado siya. Ayun po, pwede kwadrado. Pagka po malayo po ang inyong kwa sa tabing ilog, ito yung pwede ninyong gamitin. Mm-hmm. Mga PVC yun, no? Ganyan. Oo. Mm-hmm. Yeah, yan ang pagkakawa niyan. Meron 60 meters na diretsuhan niyan. Mm-hmm. Tapos tataw-taw doon sa ilog. Ito gamit namin yung dekoryente. Mm-hmm. Yan yung pambuhay namin. Oo, sa deep well. Yung tinatawag na deep well. Mm-hmm. Yan yan po yung pagka kami po yung magpapatubig. Lalo sa Tagaraw, para mabuhay ang kalamansi, tsaka po mamulaklak, mahalaga po doon, makatikim siya ng tubig tsaka ng abono. Actually, kumikita ang mga magkakalamansi sa Tagaraw. Mm-hmm. Sa Tagulan, di masyado dahil medyo mababa presyo niyan. Okay. Sa Tagaraw, on the rest na yon, doon maganda presyo niyan. Mm-hmm. Kaya yun ang ating concentration sa ating pag-aalaga. Mm-hmm. Ngayon kasi Tagulan, marami po mga bunga kalamansi, maraming bulaklak. Tsaka siguro din sa inyo, baka maraming bulaklak ngayon. Marami. Huwag niyo na-spray niya, magsasayal lang kayo ng kamot. Dahil yan naman, panahon na yan ang season ng kalamansi. Pag-harvest niyan, September at saka October, eh medyo mababa presyo niyan. Mm-hmm. Sige po, ito po naman yung kanatin. Lilibot po natin yung ating kaibigan. Ito pong damo na ito, herbicide lang po ang katapat po niyan. Uh-huh. Pagka po kayo magpapadamo, mas nakakaminus po ang herbicide. Uh-huh. Compare niyo po doon sa ginagamit po natin grass cutter. Uh-huh. Dahil ang grass cutter, gasolina, talim, tapos trabaho pa sa tao. Mm-hmm. Yun naman po yung drum po natin. Ayun. Mm-hmm. Kaya pagka mag-i-spray po kayo, kailangan po ninyo ng drum. Okay. Oo. Kinakalat nyo pa yan? Hindi na po. Sa isang kon, doon na po nakatotok yung may makina na yun, yung sisip-sip. Na tapos, pupunuin yung tatlo na yun. Mm-hmm. Doon sa isang ektarya, mga 6 na drum ang kailangan nyo doon. Mm-hmm. Para po ma-spray po yung kalamansi. Yeah, yun lang naman po halos ang karamihang mga gamit po natin. Yan mga mamurahe lang tipo ginagamit namin ng abono. Dahil gusto po natin mga ka-farmers na dun sa mura na maganda naman ang epekto, dun tayo. Kaya ano mo nung mahal, pangit naman ang gusto sa kalamansi. Sa may kilos ko yung masakit. Saan yung masakit? Ulitan po pala yung pasyal po ninyo. Hindi yung masakit siya. Hindi naman. May isang tanda din niya, ma. Pero
Acupuncture ako eh. Mot! Oy! Huwag ka agad maliligaw! Pag naligaw ka, mag-steam ka. Pakakuha ng pasma. Pagtanggal. Wala, kumagasakuha-kuha pa lang ito. Bago-bago pa lang nararamdaman. Ah, hindi pa siya process. Hindi, may sometimes. Pero pina-acupuncture ko yung hindi... Hindi ko mabuhat-buhat. Yung ibang process soldier, hindi na natataas ang kamay. Para sa bata. Sa mga bata ang mahit. Mga katripas, mabarapa po tayo. Ng ating pitas na kalamansi. Yung isa naman. Anim na red bag po yung napitas po ngayong araw, mga katripya. Okay na okay po ito. Ito naman nyo, pamagat naman lang. Yung hot water with ice. Hot water with ice. Sulat mo mami, ikaw nahirapan natulog ah. Ayaw mainam yun. Lalo kung halimbawa, nag-uulianin ka na. Ayaw. Sa mga na-i-stroke. Hindi, makakalimutin yung matay. Pwede mo yun. Paano po mga katribya? Ito po at pinasyalan po tayo ng ating po mga bagong katribya, ka-farmers na humihingi po ng tulong doon sa kanilang tatlong hektarya ang kalamansi. Meron na po silang 1,000 puno. Ito doon, kumikiya na rin itong aking aso. Pero maraming salamat pa rin po sa ating po mga bisita. Nagkaroon na po sila ng idea kung ano po yung ating maitutulong. Welcome naman po ang ating po mga kababayan. Kaya alam po namin, nakatulong po kami sa kanilang malaki dahil doon sa ating mga payo pa rin po ni tatay at doon sa mga idea na aming ibinigay po sa kanila. So, gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at yun din kasama natin ng senior at si ate Christine tsaka si Kuya Joel. Ayan, pati yung kanyang mga anak kasama, kaya isang pamilya po sila. Salamat po sa inyo na maraming salamat at kung nagustuhan ninyo yung video na ito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at magtanong sa aking pong video. At maraming salamat po sa inyo. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas. Bye-bye.